Pitong kandidato na sa pagkakonsehal ang naghain ng Certificate of Candidacy sa COMELEC Cotabato. Isang kandidato naman sa pagkakongresista ang naghain ng COC sa tanggapan ng COMELEC Maguindanao del Norte. Nakaantabay pa rin ang mga puwersa ng Philippine Marines at PNP sa loob at labas ng Bangsamoro Government Center compound. Idetalye mo, Naptali Bendon. Sa ikalawang araw ng paghahain ng COC, pitong kandidato pa lamang ang naghain ng Certificate of Candidacy sa tanggapan ng COMELEC Cotabato City. Ito ay sa posisyong konsehal. Sa tanggapan naman ng COMELEC Maguindanao del Norte, isang kandidato rin ang naghain ng COC sa pagkakongresista. Samantala, nananatiling naka-alerto ang puwersa ng Philippine Marines at Cotabato City PNP sa loob at labas ng BGC compound. Mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad sa lugar. No, sabi namin, kapag yan po ay party, halimbawa from city mayor down to city councilor at isa, sila ay belonging to one party, pwede po silang pumasok dito sa amin ng sabay-sabay. Pwede po silang mag-file sa amin ng sabay-sabay. If ever naman po na sa isang araw, magkakasabay halimbawa yung dalawang party, of course po, first come, first serve tayo. Kung sino po yung mauunang party, yun po muna yung ikikater natin. At yun pong another party, papag-antayin muna natin sa labas until na matapos po yung nauna po nating naunang dumating. And if possible, log siksikan dun sa panahon or lahat mag October 8, yun ang malaking problema natin. Well, hindi natin sila makokontrol, pero baka sa dulo na ng itong period of filing, doon magpa-file yung maraming kandidato, yun ang magiging problema natin. So, sana or nanawagan din tayo na if possible sa kanila, hindi naman sa tingin nila, hindi naman makukompromise yung security nila since marami tayong security dito sa no? Sa loob at sa labas. May papakisap natin sa ating mga kandidato. Mas maganda kung magpa-schedule sila so that we can properly secure them, no? Yung may inform natin sa gate, dyan pa lang sa papasok ng BGC, no? At para maiwasan din niya yung magkasalubong yung dalawang partido na naiging sanhi minsan ng mga insidente, no?